tao naman mga kadaltans, may panibagong tutorial naman tayo mga kadaltans. Yung araw na to mga kadaltans, turo ko naman sa inyo kung paano mag-wirings ng ilaw na gamit ng isang remote control. Ito mga kadaltans, ito ang gamit natin, yung i-wire natin. Ito, fan lamp remote controller. Ito mga kadaltans, dalawa to. Yung fan lamp, yung may ceiling fan natin at sa ilaw sa fan, yung tawag na fan lamp remote controller. Yung mag-control lang tayo sa ceiling fan natin through remote control, at yung ilaw natin through remote control. Ngayong araw na ito mga kadaltans, kasi wala tayong fan, ilaw lang ang ating i-demo lang yung i-wiring natin. So ito mga kadaltans, ito pala yung loob niya mga kadaltans, yung remote niya, ito yung remote niya mga kadaltans, saka yung controller niya mga kadaltans, ito controller, ito mga kadaltans, oh. Yung diagram niya, yan ang diagram niya mga kadaltans. Yung kasama pa sa box mga kadaltans, ito battery, at saka yung manual, ito yung manual, yung dalawang battery yan para sa remote control mga kadaltans. Sige mga kadaltans, ngayon i-wire na natin. Bago ang lahat mga kadaltans, dapat safety tayo, dapat nagka-gloves tayo mga kadaltans para hindi tayo makurente, at kung sakaling nagka-ground tayo, kung naka-apak tayo sa ground, kasi yung gloves makatulong rin ito, yung gloves makatulong kasi rubberized to, hindi direkta yung kurente sa atin, sa ating katawan. Yan ang tandaan natin mga kadaltans. Ito mga kadaltans, rare na siguro yung maka install ito mga kadaltans sa ating lugar. Kung sa ibang lugar, halos ito na ang ginagamit nila mga kadaltans, ito sa ibang lugar, pero sa atin dito rare pa ang gumagamit nito. Hindi pa lahat ang gumagamit nito. Okay mga kadaltans, ito nilagyan ko na ng wire gikan sa breaker natin. Ito, dagdag na lang tayo sa ilaw mga kadaltans, madali lang to yung wire kasi hindi masyadong marami ang wire nito. Ito nilagyan ko na rin ng wire mga kadaltans yung ilaw natin, ito yan. I-install lang natin para makita yung bastada mga kadaltans. Yan. Tapos ito mga kadaltans, yung terminal sa ilaw bulatan lang natin yung wire. Ito mga kadaltans, bisik lang to. Ito mga kadaltans, yung dalawang wire to mga kadaltans, itong black yung nakalabel dito, yung firing line input L, yung live natin, dito natin i-connect yung live dito, ito sa live. Ito yung white naman na nakalagay dito sa label niya, zero line input, meaning zero line input yung neutral natin, dito natin itataps yung neutral.
Yung tatlo naman, yun ito, yung nakalagay nito, mga conductance, output, common, zero, line, neutral. Ito, doon natin itatap to sa neutral. Neutral sa main line natin. At yung dalawa, yung isa, yung nakalagay, yung fan live. Ito. Dito sa funny. Ito. Yung blue, yung kulay blue, yung output lamp control. Sa lamp natin ilagay nito. Ito sa black, yung sa fan natin. Yung wire natin mga kadaltans, ito sa antena na ito mga kadaltans, yung receiver niya. Ito receiver niya. Control receiver. Dali lang ito mga kadaltans. Ito, wire natin. Matik na ito sa live niya. Sandal lang yun ng mga tapping ko mga kadaltas. Sandali lang to. Tapos ito, wire nut connector. Ito na ang ginagamit natin instead of electrical tape para madali yung demo natin, yung tutorial natin. Then i-twist lang natin. Tapos ilado na yung connection natin. Tapos ito sa neutral lang natin. Tapos ito yung sa galing sa ilaw sa neutral pa rin. Yan. Tapos yung sa pumo natin sa neutral pa rin to. Ito bali apat silang magkukunik. Lang natin yung terminal, yung termination natin, tapos lagyan ng wire nut request rasel na to. Tapos ito sa ilaw na to papunta yung glow, yung terminal para sa ilaw. Lagyan ng wire nut. Ito na kadaltans. Yan na. Ito na mga kadaltans, yung madali lang itap. Tapos i-organize lang natin para malinis tingnan. Ito pinaka basic na to sa mga masters ko dyan, marunong gumawa nito. Itong video na to para sa mga baguhan lang to na nagsimula pa lang sa pag-wiring. Magandang may ganito kayo mga kadaltans para madali yung mga connection niyo o mga mission niya o pag-scroll. Ito, bigyan na natin ng scroll.
ito, kabira natin. Kabir yung cable duct. Na mga kalatans, nasit na niyo, lagyan na natin ng ilaw, tapos sa mga palahat kalatans, yung line natin, i-check lang natin ito, stiran lang natin baka mabaliktad yung lid niya. Nakaset na to sa 220 250. To identify lang yun saan, kung saan yung live. Ito ang live, yung black automatic na to yung live. Pansak lang natin ito, tapat yun natin yung black sa baba. Yan. So testing natin dito kung mayroon na bang boltahe. Yan, mayroon na. Tapos check lang natin muli yung para sigurado. Yun. Ito. Bali, tama yung connection natin ng kadagdagan. Tapos lagyan natin ng battery yung control natin. Tapos i-on natin mga kadaltans. Yan, naka-ona yung ilaw natin. Talin na natin yung ilaw. Yan, naka-ona. Ngayon, patayin natin through sa remote natin. Ito. I-off natin. Yan, naka-off siya. Tapos i-on natin. Push lang natin. Yan. Tapos, up. Yan. Kahit saan kang position sa bahay mo mga kadaltans, kawak lang to, ma-on mo yung ilaw mo. Yan. Patay mo. Yan. Kasi, naka-remote control na yung ilaw natin. Hindi na tayo pag natutulog na tayo, dapat itapat lang natin sa higaan natin tong remote. Tapatan niyo yung ilaw natin. Bali, hindi na tayo no hassle na mga kadaltans. Ito. Yan. 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 Diba maganda mga kadaltans? You know? Yan. Tatapat lang natin sa control receiver niya mga kadaltans para accurate yung pag-remote niya. Yan. Pag ganito, hindi niya recognize yung control natin dito. Itapat lang natin sa control. Yan, ma-recognize niya. Yan lang ang pinaka madaling paraan kung para hindi na tayo ma-hassle sa pag-off sa mga ilaw natin mga kadaltan. Ito. Sige, mag-control lang natin. Yan. Mga
Kadaltans, hanggang dito na lang. Sana may napulot kayong aral sa ganitong tutorial, mga Kadaltans. Pag-wire through remote control, mga Kadaltans, yung ganitong setup, yung i-remote lang natin through yung ilaw natin through remote control, yung ganito. Yan. Sana na natutunan nyo itong video na to, at na nasusunod lang ninyo yung diagram. Importante, mga Kadaltans, yung diagram, yung pagsunod sa diagram. Yan, laking tulong na to para sa mga baguhan. Madali lang i-wire to, mga Kadaltans. At siyang nga pala, mga Kadaltans, salamat sa mga walang sawang suporta sa inyo sa nag-subscribe sa channel ko, yung hindi pa mag-subscribe na kayo, at huwag kalimutang i-click yung notification bell para updated kayo sa mga susunod kong mga videos na i-upload about sa ganitong setup o ganitong wirings o yung ganitong yung medyo hindi na kayo magbabayad sa libor sa electrical, pwede na yung kayo na mismo mag-DIY sa ganitong setup sa inyong bahay, mga Kadaltans. Ito para sa akin, ito malaking tulong na to para sa inyo. Kung sundan lang nyo ang video ko, siguro matututo kayo sa ganitong setup. Yung ilaw nyo, i-remote control lang nyo. Yan, ganito. Hindi na kayo mabubayad ng medyo mahal na libor sa mga electrician. Yung mga electrician ko dyan na ganitong sistema din. Hindi lang natin medyo hingiin ng mahal yung mga Kadaltans natin. Instead of mahal ang singil natin, panang natin yung yung katamtaman lang yung singil natin, mga Kadaltans. So, salamat kayo, mga Kadaltans. Hanggang dito na lang yung video ko. Salamat.